gusto ko lang manawagan dito sa presidente ng China na si Xi Jinping. At gusto ko rin manawagan dito kay Robin Padilla na magmula sa oras na ito, magmula sa araw na ito, ay idinideklara ko na ang gira sa inyong dalawa. Bakit? Ikaw naman na Padilla, talagang ang hirap talaga turuan itong mga tanga na tao, tanga na bubo pa, na hindi alam yung reglamento. Mahirap bang intindihin, Mr. Padilla, na sinisira na ng China itong pamugaran ng ating mga isda dyan sa West Philippine Sea? Sinisira nitong mga Chinese na ito. Ngayon, ano pa masasabi mo dyan? Ikaw ay isa kang ihinalal ng taong bayan sa pag-aakalang gagawin mo yung mga nararapat na gawain para maprotektahan itong ating mga mahihirap na kababayan. Pero anong ginagawa mo? Sa halip na protektahan itong mga mahihirap na ating mga mangingisda, kumakampi ka pa dyan sa China. Ngayon, talaga na mga hindi ko maala, kung hindi ko alam kung nasaan ang utak mo, kung nandyan ba sa puwit mo, kung nandyan sa talampakan mo, taraidor ka. Okay lang sana kung hindi ka senador na kumampi dyan sa China. Ang problema, senador kang buisit ka. Tapos obvious naman yung pagkampi mo rito sa mga taraidor na mga taong to. For your information, Xi Jinping, and as I said earlier, that I will call your attention that starting this time, I declare war against you. Stupido kayo. Ikaw, Robin Padilla. Tingnan mo ngayon itsura mo dyan sa Senado. Kung may hearing dyan. Tingnan mo ngayon buhok mo. Hindi ka na nahiya. Nanandiyan ka. Legislator kang masasabi. Yung itsura mo, tingnan mo. Yung buhok mo para kang kwan. Addict. Isinasalarawan mo pa yung buhay mo doon sa pelikula mong pagiging bad boy mo. Kung gusto nyo kayong dalawa ni Xi Jinping, hinahamon ko. Kaya nagdeklara na nga ako ng gira sa inyong dalawa. Kayong dalawa, magsama. Kahit anong klaseng laban, magsuntukan tayo dyan mismo sa gitna ng West Philippines. Kayong dalawa, magkampihan. Kayong dalawa nito, ungas na Xi Jinping na ito. Sige, ako lang mag-isa. Pwede namang hiramin natin yung barko ng US na yan, yung kargahan ng mga aeroplano dyan. Dyan tayo sa gitna ng West Philippine Sea. Kumampi ka na hanggat gusto mo dyan kay Xi Jinping na yan. Sisiguraduhin ko sa inyong dalawa, pag hindi kayo dumapa sa akin in 20 minutes, ay 20 seconds, hindi na 20 minutes, 20 seconds na ang ibibigay ko sa inyo. Sisiguraduhin ko sa inyo, bulagta kayong dalawa. Kahit paggamitin mo yung mga baril na kinoleksyon mo, na mga maha-high-powered na kinoleksyon mo, na yan ang sanhi ng pagkakakulong mo dati. Nagsisiga-sigaan ka, wala ka pa naman napapatay. Sige nga, subukan yung tanggapin ang hamon ko. Pumunta ka na doon sa China, sabihin mo na doon sa amo mo na hinahamon ko kayong dalawa. Diyan tayo, sa ibabaw ng barko diyan sa West Philippine Sea, para matatak sa kasaysayan na in 20 seconds napataob ko ang taraidor na presidente ng China at taraidor na senador ng Pilipinas. Sige daw, nakakapika ka na eh. Palibasa bubo ka, palibasa taraidor ka, palibasa tanga ka.
Wala ka naman talaga nalalaman kung bakit nandiyan ka pa, ba't ayaw pa mag-resign sa kabila ng kaliwat kanan na pangbabatikos na sa iyo dahil diyan sa mga nangyayaring pagsira nitong mga Chinese na ito diyan sa mga corals na ginagawang bahay nitong ating mga isda. Ano pa ngayon makukuha natin na isda diyan kung sinira na nila? Ikaw yung senador na kaya ka ibinoto ng taong bayan dahil sa pag-aakalang matutulungan mo sila. Pero sa halip mong tulungan, ibinabaon mo pa sila sa lalo sa kahirapan itong mga mangingisda ito. Ay kasama yan dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Tapos ganyan ang iaasta mo na akala mo napakasiga mo. Sige nga, tanggapin nyo itong hamon ko, dalawa ni Xi Jinping. Kahit papalibutan tayo ng mga sundalo ng China at sundalo ng Pilipinas, sundalo ng Amerika. Kapag hindi ko kayo napataob dalawa sa loob lang ng 20 seconds, gamitan nyo na, babarilin nyo na ako dyan. Yan ang kondisyon ko. Pero papaano kung hindi tumalab yung barilin nyo sa akin? Lalo na dito kay Xi Jinping na ito. For your information, Xi Jinping, you can use all your high-powered firearms. You can use it. Buisit na padilya na ito. Yung mga kinaliksyon mo ng mga high-powered firearms, gamitin mo sa akin. Pero bago mo gamitin yan, mayroong timer. Bago mo gamitin yan in 20 seconds. Ibig sabihin, after yung 20 seconds na ibinigay ko, pwede nyo na akong pagbabarilin. Pero tinitiyak ko in 20 seconds yan, dadapa kayong dalawa ni Xi Jinping sa akin. Maniwala ka. Paano ka maniwala? I-call mo itong hamon ko. Puntahan mo na si Xi Jinping. Napipika na ako mga bullshit kayo eh. Kahit sino pa. Kahit sino pa sa inyo. Pikang-pika na ako sa inyo mga bullshit kayo. Wala na kayong ginawa matino. Wala na kayong ginawa sa bayan kundi mangulimbat ng mga ulimbat ng mga bullshit kayo. Tapos wala na kayong ginagawa dito sa bayan. Ha? Sumasahod kayo dyan ng pira ng bayan, pira ng tao. Tapos wala naman kayo nagagawang batas para dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Hanggang batas kayo pero hindi nyo na-implementa. Mga bisit kayo. Lalo nyo pinapahirapan na itong kababayan ko. Sige nga, kung matapang ka. Nag-aastigastigan ka eh dahil sa mga... Akala mo siguro pelikula pa yung pinasok mo eh. Akala mo siguro nasa shooting ka pa. Nasa pelikula ka pa. Meron ka pang direktor. Sige nga, sa tunay na buhay ito, duwag ito eh. Masasabi ko lang ang matapang ito pagka tinanggap nito ang hamon ko sa kanila. Sige. Sinasabi ko na sa inyo, kapag kapakanan na nitong aking mga kababayan na talaga namang hirap na sa buhay, makikipagpatayan ako. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung nakikita ko, habang nakikita ko itong aking mga kababayan na walang makain, habang nakikita ko naman kayo na nasa garbo kayong pamumuhay na mga buwaka ng ina nyo, kahit pa anong klaseng laban, hindi kayo mapapahiya sa akin. Pero ito, pag hindi nyo tinanggap tong hamon ko, kayo ang mapapahiya. Maniwala kayo. Bullshit kayo. Kadami-dami naghihirap ating kababayan, tapos ngayon yan, ginagawa na nga ng gobyerno. Ha? Na para hindi maakupahan ng China itong ating materitoryo. Tapos may isang senador pa, ikaw Robin Padilla, na magpapakita ng pagkampi dito sa China. Taraidor ka. Bullshit ka.
among ko na magkaalaman tayo. Ngayon, sabihin mo rin dyan sa amo mo si Jinping, pagka dumapa kayong dalawa sa akin in 20 seconds, akin yan China. Gamitan nyo ako ng barrel after 20 seconds. Yan ay kung tatalab sa akin, yung mga barrel ninyo na yan. Nakakapika na kayo mga puta. Bullshit kayo. Nakakapikon na kayo. Sa totoo lang. Sino pa dyan sa inyo? Itong mga magnanakaw na ito, sinasabi ko nga sa inyo eh. Huwag na huwag mag-cross ang landas natin. Dahil pang nag-cross ang landas natin, sinasabi ko, liliigan ko kayo. Pikang-pika na ako, pikong-pikon na ako sa inyo. Ha? Bullshit na to. Baka hindi mo alam yung mga pinagbibigyan ko ng bangka dyan sa Cagayan at saka dyan sa Zambales na yan. Tapos ngayon, anong sinasabi sila sa akin? Sir, hindi na namin nagagamit yung ibinigay mo mga bangka sa amin. Dahil natakot na silang pumalaot. Sir, tapos kayo, bullshit ka, kakampi ka pa rito sa China na ito, baka isalaksak ko lahat yung mga bangka na yan dyan, mga isla na ibinigay kong yan. Isalaksak ko sa baga mo. Bullshit ato. Grabe. Saan ka nakakita ng senador na kumampi doon sa ibang bansa na tinataraidor na tayo, ginagago na tayo, iniisa na tayo, ino-occupy pa lahat ng atin, doon ka pa nakakampi. Sige nga, magkita tayo, nagpasabi ka lang. Mas maganda kung kayong dalawa ni Xi Jinping magsama eh. Pero kung gusto mo, ikaw lang, dyan sa Lunita. Pero kung kayong dalawa ni Xi Jinping, doon tayo sa gitna ng West Philippines eh. Para gusto kong itatak dyan sa West Philippines eh, na yan ay pag-aari ng ating bayan. Pag dumapa ito si Xi Jinping, ha? Lahat ng karagatan ng China sa atin. Sige daw. Buisit na to ha. Okay lang sana kung hindi ka senador. Pigain ko yung bayad mo na yan, Ruben Padilla, pag nagkita tayo, sinasabi ko sa iyo. At ipakain ko kay Xi Jinping. Nagsisiga-sigaan tong animal na ito, duwag naman. Ito ang tunay na patusin nyo itong hamon ko. Magkaalaman tayo. Para matigil na yung pagsisiga-sigaan mo na hindi ka naman siga. Hindi ko muna kulong ka, ha, dyan sa bilibid, siga ka na. Para malaman yung mga kababayan ko, nakulong lang yan dahil sa mga baril. Pero wala mo namang napapatay yan. Katunayan yan, duwag na tao ito, si Padilla na ito. Pare-pareho siya mga magkakapatid na Padilla na yan. Pare-pareho siya yan. Mayayabang. Sige nga, nako. Bullshit kayo. Lahat kayo dyan, mga walang, wala kayong kakwinta-kwinta dyan ng mga politiko. Lalo na dyan sa Kongreso, marami dyan ang walang kakwinta-kwinta. Nandyan mga MPA. Hindi ko maintindihan sa inyo kung bakit may MPA sa Senado, may MPA sa Kongreso. Anong klaseng gobyerno ito? Sige nga. Isa pa yung dinidiscuss ko ng bullshit na Andres Bautista na yan. Bakit hindi nyo i-deport yan dito sa atin at para harapin niya yung kaso niya na yan? Amerika pa ang nagkaso dahil sa kanyang laundering, paglulonder. Tingnan nyo. Kaya naniniwala na ako sa inyong mga bullshit kayo eh. Na nandyan kayo sa posisyon para magkampi-kampihan kayo mga animal kayo. Para kamalin nyo ang mga pira ng taong bayan.
Pero tingnan nyo, wala pa kayong nakakasuhan, wala pa kayong pinapakulong. Yan lang, simpleng bullshit na Andres Bautista na ito. Billion-billion ang tinanggap niya sa Smartmatic. Tingnan mo. Pinatawag nyo ba? Tumakbo sa Amerika, ganun na lang. Hindi na niya pananagutan yung kasalanan ginawa niya rito sa atin. At panawagan ko dyan sa Kongreso at saka sa Senado. Kung kayo ay hindi nagsasabuatan, ipatawag niyan dito at dito kulungin yan. O sino man ang magbigay sa akin ng address ng animal na yan dyan sa Amerika, bigay nyo sa akin. Ako na ang pupunta ron at tatabasin ko ang liid niyan. Shit kayo. Sino ba kayong mga animal kayo? Nandyan lang kayo sa posisyon. Mga bullshit kayo. Wala nang karespirespito ang tao sa inyo. Dahil dyan sa ganyang pinaggagawa ninyo. Yan ang maliwanag na nagkakampihan lang kayo. Sino ang nagbenepisyo noong 2016 dyan sa Smartmatic na yan, ng mga senador, mga kwan? Sino ang nagbenepisyo? Dahil bilyon-bilyon pala ang tinanggap nitong si Andres Bautista diyan sa mga politiko. Tingnan nyo. Kung talagang makabayan kayo, nandiyan kayo. Dahil ang lagi nyo sinasabi kapag kumakandidato kayo, para kayo sa bayan. Para kayo diyan sa mga kababayan ninyo. Pero nasaan? Para diyan. Kaya nagkakandidato kayo para sa pira. Mga bullshit kayo. Inuulit ko, bago ko tatapusin ang video nito, calling the attention of Xi Jinping, I declare war against you at this time. Maging sa iyo, Padilla. Kaya huwag kang magsiga-sigaan. Pakita mo ang siga mo sa pagkakataon ito. Anyway, bago pa po uminit ang ulo ko, i-reserve ko itong lakas ko. I-reserve ko rito kay Xi Jinping at dito kay Padilla na ito. Baka sakaling tanggapin nila yung hamon ko. Sige. Ulitin ko, sa West Philippine Sea tayo, gitna ng West Philippine Sea. Gusto kong itatak sa kasaysayan na in 20 seconds lang kahit kayong dalawa dadapa sa akin. So doon po sa aking mga subscribers at mga bago nag-subscribe, maraming salamat po. At dito sa aking mga viewers, sa patuloy ninyong pagtangkilik sa munting channel ko, maraming salamat po at sana manawari ang pagpapala at swerte ay ibaba na po sa inyo ng ating Panginoon. At dito naman po sa mga politiko at mga taong gobyernong ito, malasi na kayo ng bunggang-bunga nang magkandamatay na kayo. Bullshit kayo.